Sinampahan ng kaso ng Philippine National Police at NAPOCOM sa Office of the Ombudsman ang 50 pulis na sangkot umano sa 990 kilo shabuhol. Naniniwala po ang NAPOCOM na matibay ang hawak nilang ebidensya kung saan mayorya din sa mga ito ay natukoy gamit ang CCTV. Si Patrick De Jesus sa report. Rise and shine, Patrick. Sinampahan na sa Office of the Ombudsman ang 50 pulis na isinasangkot sa umano'y cover-up sa 990 kilos ng shabu na nasabat sa Maynila noong nakaraang taon. Isa sa kanila ay ang naarestong dating PNP Drug Enforcement Group member na si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Ang pagsasampa ng kasong kriminal ay resulta ng pinagsamang investigasyon ng fact-finding team ng National Police Commission at Special Investigation Task Group ng Philippine National Police. Kabilang sa mga isinampang kaso ay paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Comprehensive Dangerous Drugs Act, Falsification of Documents, Perjury, False Testimony, Malversation of Public Property, at Obstruction of Justice. 48 sa mga pulis na sinampahan ng kaso ay nakita sa kuha ng CCTV noong October 2022 sa WPD Lending Company kung saan nahuli si Mayo. 2 naman ang wala sa CCTV pero sinasabing conspirator sa umano'y cover-up. Naniniwala ang NAPOCOM na matibay ang mga hawak nilang ebidensya. Ngunit ang pagsasampa ng kaso ay pagbibigay ng pagkakataon upang magpaliwanag ang mga sangkot na pulis. Yung ilang mga kinauukulan ay nagsabi na hindi sila kusang gumawa ng mga ganitong pamamaraan, sila ay nautusan lamang. Kaya inatrasan namin yung ilang mga investigasyon, kumuha kami ng mga tinatawag na pre-ops operation form na kinakailangan na mag-coordinate sa PIDEA. At doon ay lahat ng PIDEA na doon ito yung mga sasakyan na dapat nilang ginamit, ito yung mga tao na dapat na kasama nila, at ito ang dapat na magsasagawa ng casing at nung supposedly dry truck bus. Nakita ko yung masusing investigasyon na ginawa. Isa-isang pinatawag, pinasumpa sa laysay. Binabase sa investigasyon mismo, sa ebidensya. No? So talagang very, very comprehensive ang ginawa investigasyon dito ng both. Kamukha ng inuulit ko, no? Hindi lamang ito'y data na galing sa fact-finding ng NAPOCOM, sinama na rin yung nakitang investigasyon ng Special Task Force ng PNP. Patuloy naman ang pre-charge investigation ng NAPOCOM para sa isasampang kasong administratibo laban sa mga sangkot na pulis, kung saan maaari silang masuspinde o madismiss sa serbisyo. Kinumpirma rin ng NAPOCOM na 2 sa mga sinampahang opisyal ay kabilang sa 4 na general at koronel na tinanggap ang courtesy resignation. Umaasa rin ang NAPOCOM na masasagot ang issue sa pinanggalingan ng nasabat na halos 1 tonelada ng shabu sa tulong ng pagsasampa ng kaso sa ombudsman. Bago po kasi makarating yan sa lungsod ng Maynila, dumaan yan sa isang lungsod pa. Hindi muna natin sasabihin. Dumaan po yan, meron din silang ginawang sinupang lahat sa Resay na itong pinagdaanan na di umano na mga 990 ay dating safe house ng mga taong ito. Kaya sa kagalingan at iniwala po kami yung sanay po sila mag-imbestiga rito. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.